Patuloy ang paglilibot ng Bantay OCW saan man sa mundo. At syempre, salamat sa makabagong teknolohiya dahil dito naging mabilis at madali para sa atin na malaman ang kalagayan ng ating mga kababayan saan man sila naroroon. Ito ang Pilipinas Online Bantay OCW, hatid sa inyo ng Radyo Inquirer Online at Inquirer.net. Ako po si Susan K. Bantay OCW, Bantay OCW. Balik Asia muna tayo. Kukumustahin naman natin ngayon ang ating mga kababayan mula sa Hong Kong. Hindi nagpatupad ng lockdown sa Hong Kong sa kabila ng halos lahat na ng mga bansa sa daigdig ay naka-lockdown na ng kasagsagan ng pandemya noong nakaraang taon. Pero ngayon, sa kauna-unahang pagkakataon, nag-lockdown ang Hong Kong. Sasamahan tayo ni Ria Malapitan, producer at host ng Kabayan Radio mula sa bansang Hong Kong. Very first na community confinement ang sinabi ng chief executive ng Hong Kong na si Carrie Lam. Noong January 23, nag-declare sila ang isang area ng Jordan, which is in Kowloon side, dineclare nila na kailangan ng mandatory testing at i-confine ang mga residents na nasa loob ng restricted area para ma-contain itong pagkalat ng COVID-19 dito sa Hong Kong. And in the past almost a month, mataas po ang number ng mga nakuhang mga positive cases sa area, around 150 cases in a month. So nag-decide ang Hong Kong government na for the very first time, drastic yung measure na yun, nag-decide sila na i-confine yung area na yun. Dahil ito dun sa bagong variant. Kasi nung last year, never kayo nag-lockdown dyan sa Hong Kong. Never na nagkaroon ng lockdown sa Hong Kong. So, ang aim lang talaga nila is to have everybody tested na nasa loob ng restricted area. And na naglabas din sila ng testing order sa lahat ng mga tao na nakapunta sa area na yon between January 9 to January 23 na dapat mag-voluntary or magpa-test din sila sa mga testing areas dito. So, nag-deploy ang Hong Kong government ng 3,600 na mga workers, health workers, police officers, social workers, and even yung mga ethnic minority workers po para i-assist yung community na galing sa ethnic minorities. Pero katatapos-tapos lamang ng interview kay Ria, nang natanggap namin ang mensahe na nag-issue niya ang Hong Kong ng ambush lockdown noong araw ng Martes sa ilang mga building sa street block ng Yau Ma Tei. Walang pasabi o paanunsyo upang magsagawa ng test sa mga nagpositibo sa mga building doon. Ipinatupad ito mula alas 7 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. May mga naapektuhan bang Pinoy, Ria? There are Filipinos po. Yung area po kasi na yun, mayroong wet market yun. So karamihan sa mga foreign household service workers, not just Filipinos, Indonesians, iba't ibang lahi, doon talaga namamalink eh. So there are actually Filipino shops also, mga South Asian na mga shops doon. So sinabihan po sila na magpa-test. And so far po, wala namang nilabas ang Philippine consulate dito na mayroong Filipino na nag-positive. Pero bago naman yung confinement o yung lockdown na yan, kung tawagin namin dito eh. Libre naman yung pagpapatest, hindi ba? Kahit sino pwede magpatest? Lahat po ng Hong Kong ID card holder are free. May one-off na free po na pwede magpatest. And also, yung mga foreign household service workers, pwede po silang mag-avail until January 31. Libre po yun sa lahat ng mga testing sites dito sa Hong Kong. Kaya naman pala hindi nag-announce ang mga otoridad ng Hong Kong may kinalaman dito sa kanilang ambush lockdown o community quarantine dahil tumatakas ang mga residente kapag nalaman nila yon. Ayaw pala nila magpa-test at tulad din sa ibang mga bansa, magpapabakuna na lamang daw sila kapag natapos na ang marami. Pero ano nga ba ang mga pinatutupad ngayon sa Hong Kong? Until now po actually, naka-impose pa rin ang social distancing regulations dito sa Hong Kong. So, bawal pa rin mag-tipon-tipon, more than 2 persons, bawal po yun. May penalty na 5,000 Hong Kong dollars pag napatunayan na lumabag ka sa batas. May mask rule din. So, lahat ng public areas, lahat ng public transportation kailangan nakasuot.
Actually, may concern po ang mga foreign household service workers natin dito because wala namang in-announce ang Hong Kong labor na bawal lumabas yung mga foreign household service workers during their day off. Pero some employers, because of siguro gusto nilang mas lalong mag-ingat or napaparanoid sila kung saan magtitipon-tipon or sino imi-meet na mga kasama nila sa bahay, hindi pinapalabas. So yun po isa sa mga conversations dito ngayon, yung tungkol sa day off. Day off sila pero nasa bahay ng employer. So for those mga workers na wala silang personal space or nandun din sa bahay yung mga employers, medyo hindi talaga sila nakakapagpahinga. Pero ang reklamo ata ng mga nag-i-stay in na hindi nga sila makalabas ng bahay, kahit sa Europa, yun din ang reklamo na sa halip daw na day off nila ay pinagtatrabaho pa sila. So dyan sa Hong Kong, may consideration naman. Siyempre, magtatrabaho nga naman sila. Yun ba, may dagdag sweldo rin sa ating mga kabayan? According sa mga nakausap po namin, there are some na sinasabi na mag-day off ka dyan ka lang sa kwarto mo. But for some of them, nag-express sila na pag-day off ko, magpapahinga sa loob ng kwarto. Pero alam din nila na paglalabas sila the following day, katrabahuin pa rin nila yung kalat sa labas. So instead of resting, lumalabas sila at either magluto or naglilinis na sila. Pero considered day off yun, so walang bayad. But there are some naman na nakikipag-negotiate na lang sa amo. Sinasabi nila na bayaran nyo na lang kami and then magtatrabaho na lang sila for their day off. But malaking impact po sa mental health ng mga workers dito yung matagal nang hindi nakakalabas, hindi nakaka-meet sa mga kaibigan, hindi nakakapag-recharge. So, in-encourage din po namin na nanawagan din po kami sa mga employers na to allow their foreign household service workers to go out. Sanay ang ating mga OFW na nagtitipon-tipon kapag araw ng kanilang day off. Napigilan ba sila ngayong pandemya? O may mga hindi pa rin sumunod sa mga alituntuning ipinatutupad doon? Meron pa rin po, meron pa rin. So, may nag-iipon-ipon pa rin? Yes, may mga na-penalize nga po, may bigyan ng penalty. Oh. Because nasa park sila, so compact masyado. Hindi sila sumunod sa 1.5 meters na distance. At yung iba nagsasalo-salo, yung iba nagluluto pa sa park. Kahit na bawal sa ngayon. So, dumadami yung nahihilig sa hiking. So pumupunta sila sa mga country parks, nag-hiking sila. And explore nila ang Hong Kong. So, yun naman ang in-encourage natin na instead na mag-stay put sa isang lugar na masyadong maraming tao, you might as well just move around. Tapos basta well-ventilated yung area. Maganda yun. Yes. Natututo silang mag-hiking. Yeah. Mga outdoor na lamang na mga gawain kaysa yung naka-standby sila dati dyan sa Central Park, hindi ba? Yes, it's healthier. And mas malamig sa country parks dito sa Hong Kong. So, nakasarado ang mga campsite, nakasarado ang mga barbecue sites, pero yung hiking is allowed. And at the same time, hindi rin pwedeng nakakulong lang sa bahay yung worker. Kasi iba ang dating sa utak, sa mentality ng tao na hindi mo nakikita kung ano nangyayari sa labas. Mas lalong nalulungkot yung homesickness, mas lalong, lalo na ng December, ang daming mga hindi nakauwi. May mga tickets na sila pero hindi sila pinauwi, kinancel yung mga flights nila. So, a lot of medyo malungkot at nakaka-frustrate na sitwasyon. Dinidiscourage ang paglabas ng kahit sino, hindi lang foreign household service workers, lahat ng taga Hong Kong dapat dinidiscourage because even yung dine-in services until 6 p.m. lang para ma-discourage lang lahat na mag-stay out. It seems na pag foreign household service workers, mas naghigpit sila pag weekend. Bago ang pandemya, Ria, ang issue ng Hong Kong ay yung mga rally, napakalalaking mga rally, hindi ba? Ano nangyari pag pasok ng pandemya? Dito sa Hong Kong, ramdam namin yung parang restriction talaga. Kaya ang daming na-frustrate na hindi nakakagalaw, hindi nakakapag-travel. Because 2019 pa lang, by the end of 2019, may mga transport na kami dito, disruptions. Ang flight sa airport was also restricted. So, and also because of the transport disruptions, maraming mga overseas Filipino workers na hindi na lumalabas din sa day off nila because natatakot sila na paglabas nila baka hindi sila makauwi dahil nakablock yung mga roads. And so nung dumating yung pandemic, mas naramdaman lalo na talagang hindi na pwedeng lumabas, huwag na munang lumabas. So
mas prolonged ang experience namin dito na social distancing and at the same time yung restriction, no, galaw namin dito mas matagal kumpara sa 2020 na pandemic. 2019 pa lang, may mga shops na nagsara. Nagsasara sila because hindi sila maka-operate. Daanan ng protesta yung road nila. So, mas tumagal po. And that's why a lot of businesses dito talagang nagsara na. Ano ba ang pinakakaasam-asam ng ating mga kababayan sa Hong Kong? Ang expectation po talaga is that when the vaccine arrives, magkaroon na enough na herd immunity dito sa Hong Kong and that we will be able to go home. Pero isa po sa mga in-explain namin palagi is to manage their expectations because hindi lang po dapat sa Hong Kong ang vaccination. Dapat sa Pilipinas meron din in place. Since medyo napatagal ang pag-release ng vaccines, so eto po tayo, dito na tayo January 2021. And hopefully by the second half ng 2021, magkaroon po ng mas magandang balita para sa mga Filipinos natin dito. Dahil miss na miss namin ng Pilipinas. Kahit kami nila kabayan, Stanley, we want to go home pero wala tayong magagawa. Para sa mga kababayan nating hindi makauwi dahil nga sa mga travel restrictions, kahit sabihin pang pwede na silang magbakasyon, ano ang gusto nilang iparating sa mga kaanak sa Pilipinas? Habang inaalagaan nila ang kanilang sarili dito, kailangan alagaan din ng mga pamilya sa Pilipinas ang kanilang mga sarili. Kasi kung magkakasakit sila sa Pilipinas, syempre bilang breadwinners ng pamilya, cargo ng mga OFWs dito. So kailangan hand in hand as a family yung pag-iingat. And just to make sure na healthy kayo and to stay strong. And be creative pagdating sa communication. Dahil hindi tayo nakikita-kita, hindi tayo nakakapag-hug, hindi tayo nakaka-kiss goodbye sa mga pamilya natin. So, ang creativity sa pag-express ng pagmamahal, pag-express ng pagkakamiss sa isa't isa, i-practice natin. So, yun ang message naman naming mga OFW sa mga mahal sa buhay dyan sa Pilipinas. Ria, anong namimiss mo dyan sa Hong Kong noon na wala na ngayon? Definitely the freedom to move around. The freedom na kahit saan ka pumunta, parang kahit alas tres na madaling araw gusto mong kumain, pwede kang lumabas. May mahahanap ka talaga. And yung ano po, opportunities. Yung economic opportunities, yung ang dami kasi mga possibilities na basta masipag ka lang dito. Basta hindi ka namimili ng trabaho. You can earn more. Pero as of now, limited talaga. Katulad din ni Ria, tsak na yan ang namimiss ng marami sa ngayon, ang malayang pagkilos. Ang kalayaan na makaalis ng bahay, anumang oras na naisin ng tao, saan man nila nais magtungo. Maraming salamat, Ria Malapitan, ang producer at host ng Kabayan Radio, kasama si DJ Stan Yumang mula po sa Hong Kong. At para sa ating bantay kaso, nag-email si Tony Gabuyo, may kinalaman sa reklamo nila sa Landworks Asia hinggil sa property na nabili nila sa Monte Brisa sa Rodriguez Rizal. 10 taon na anyang nababayaran ang naturang property pero hanggang ngayon wala pa sa kanila ang titulo ng lupa at bahay na kanilang nabili. Panay-anya ang pangako ng Landworks Asia at kahit fully paid na ang kanilang property, wala pa rin itong nai-issue na dokumento may kinalaman sa titulo ng lupa at bahay. Kasama rin nagre-reklamo ni Tony sina Evita Ramos Peña, Vicky Hamero at Roger Mabagyaw, pawang mga OFW. Ipinadala naman ng Bantay OCW ang reklamo sa Land Registration Cases Division ng Land Registration Authority sa tanggapan mismo ni Attorney Christian Herman ang kanilang hepe tuon. Hihintay po namin ang inyong katugunan hinggil sa reklamong ito. Iba-iba ang kalagayan sa bawat bansa. Tulad sa Hong Kong, iba rin ang kanilang solusyon sa pandemyang kinakaharap. Pero malaking papel ang ginagampanan ng kanilang mga mamamayan sa pakikipagtulungan at pagsunod sa kanilang mga alituntuni. O basta po tatandaan ninyo palagi, lahat po ng problema may solusyon. Pag walang solusyon, huwag na nating problemahin.
Mula sa Radyo Inquirer Online at inquirer.net, ito ang Pilipinas Online Bantay OCW, ang boses ng OFW at ang tunay na kulay ng buhay OFW. Ako po si Susan K.